Sa pagtama ng lindol, agad na nagsara ang ilang kalsada sa Benguet. Ito'y dahil sa kabi-kabilang pagguho ng lupa. Kaya pinangangambahan ang pagtaas ng presyo ng gulay mula sa probinsya. Tumaas ng bahagya yung mga presyo ng gulay, ranging from 1 peso to 3 pesos sa dating presyo nung hindi pa nilindol. Ang explanation nito, dahil dito sa mga kalsada na natabunan, nagkaroon ng landslides. But what's good is, itong Halsema Highway kasi, yan ang pinaka-main na highway, na the only dinadaanan talaga ng mga gulay. Ang repolyo na naglalaro noon sa 10 to 14 pesos kada kilo, pumalo sa 15 to 17 pesos. Ang Chinese cabbage o wombok na dating 10 to 13 pesos, pumalo sa 13 to 16 pesos. Ang patatas na 18 to 38 pesos, tumaas ng 22 to 41 pesos. Pumalo naman sa 12 to 14 pesos ang sayote mula sa dating presyo nito na 8 to 10 pesos. At ang beans na dating 45 to 65 pesos, pumalo sa 49 to 70 pesos. Kaya para hindi maantala ang pagbibiyahe ng mga gulay, agad umarangkada sa clearing operation ang pamahalang panlalawigan. Nung nagsettle na, nagbukas na sila ng mga kalsada kasi mayroon naman yung mga equip ng mga municipalities. So sabi ko sa kanila, sige, tutulong naman kami kasi this is a provincial road. So ang may ano lang namin siguro din, provide them some crude oil para naman may magamit sila uli. Sa huling update ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa probinsya ng Benguet at Karatig Probinsya, tanging ang Baguio-Bontoc Road sa parte ng Mount Datacliff section sa bayan ng Bauco Mountain Province ang nananatiling sarado dahil sa pagguho ng lupa. Kaninang alas 12:30 ng tanghali, nakunan sa kahabaan ng Talatak, Barangay Poblasyon, Kibungan, Benguet ang panibagong pagguho ng lupa. Matapos ang clearing sa mga highway, hiling ng mga magsasaka ay asikasuhin ang mga farm-to-market road. Hiling pa ng mga magsasaka, huwag samantalahin ng mga middlemen sa Maynila ang sitwasyon upang pataasin ang presyo ng gulay sa NCR. Pero we would also like to warn, sana yung mga middlemen, lalo na sa Metro Manila, ay huwag abusuhin yung sitwasyon. Baka mamaya, ang mangyayari na naman dyan, gagamitin na rason ang lindol para sila magpataas ng presyo ng gulay sa merkado sa Metro Manila. Sa ngayon, hindi muna makapagbigay ng report ang Department of Agriculture Cordillera sa assessment ng mga farm-to-market roads sa probinsya habang kinoconsolidate pa ang mga report mula sa 13 munisipyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.